At pag-uusapan din po natin yung pagpapasara po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa PCS. So makakasama po natin ngayong hapon ang kilala na may advokasya pagdating po sa kahirapan, ang tumitindig, ang nagiging kasama po natin sa pagtulong at para maibigyan po na magandang yung long-term solution. Kasi marami may mga advokasya para kontra kahirapan pero hindi sa long-term solution. Ibig sabihin, katulad ng purpose, hindi naman long-term solution yan. No? Pero itong bisita po natin, ito, makakasama po natin ngayon dito sa Euro the Philippines, ang may advokasya para zero o zero poverty, palapakan po natin Bishop Jaime Vidal. Alright. Bati ka muna, Chef. Like po na napapanood sa Euro TV Philippines. Bati ka muna, Chef. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat, mga viewers, at sa ating mga pamunuan, mga staff dito sa Euro TV. Magandang umaga sa inyo lahat. Alright. Siyempre, pag-usapin naman po ito. Usapin po naman ito. Siyempre, hindi naman po pwedeng tumulong lang ang mahihirap kung walang magandang ekonomiya. No? Ibig sabihin, paano natin maiahon ang ating kahirapan kung wala ka namang negosyo, no? Ibig sabihin, dapat balansi yan, no? Para maging matagumpay ang pagtulong mo sa mga mahihirap at ang advocacy mo para sa mahihirap, dapat meron kang isang magandang progresibong programa o tinatawag na negosyo na mabibigyan natin sa mga Pilipino para matuluyan ng maiahon ang mga Pilipino sa malaimperyong kahirapan. Makakasama po natin ngayong umaga ang isa sa mga programa sa Biblia at Balita. Palapakan po natin Dr. Luther Mignano. Ayan, sir, bati naman po tayo, sir. Live po tayo napapanood sa Euro TV Philippines. Right. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mm-hmm. Luzon, Visayas at Mindanao at ng buong mundo. Yes. Sa ating mga kapatiran, kapamilya. Yeah. Andito na naman tayo sa isang oras na talakayan patungkol dito sa Ahon sa Kahirapan. Alright. Alright, nagbabalik po ang programang Ahon sa Kahirapan. Ako po muli si Danny Mangahas. Siyempre po, hello world, hello Philippines Zone, Visayas, Mindanao. Pero para po sa atin, i-like and share nyo na po ang aming page na Euro TV Philippines. Siyempre po, kasama po natin Dr. Luther Mignano at siyempre po kasama natin si Bishop Jaime Vidal. Pulikit. Siyempre mga mamaya po, makakausap natin sa telepono ang Brain Excellence, siyempre po, si Dr. Alan Lee. Ayan po, makakusapan, mabigay po ng konting reaksyon patungkol po dito sa usapin natin ng death penalty sa yung pagpapasara ng PCSO. No? Pwede rin tayo mamaya ng tatanungan dito. Okay na ba? Gamitan mo ng mikropono, anak. Asan ang mikropono natin? Ha? Dr. Lee, Alan Lee. Hello po. Yung microphone muna, wala. Ayan, makakasama po natin si Brain Excellence ng Tutorial Training Development Services, si Dr. Alan Lee. Diyan na lang gamitin, diyan na lang. You know. Mamaya po, babalikan po natin si Alan, Dr. Lee, sapagkat hindi pa po maayos ang kanyang linya. Ano? Ikaw, Dr. Lee, Dr. Luther, ano? Alam naman natin yung PCSO. Inaasahan ng mga mamamayang Pilipino to, eh. No? Opo. Gano'n kaya kahirap sa mga Pilipino ang... Siyempre, bago mo sagutin niya, naka-live na po ang ating kaibigan, Dr. Alan Billy. Sir, kamusta po tayo ngayon? Ay, mabuti naman, sir. Kamusta kayo? Ayos naman po, sir. Hello po. Yan, sir. Medyo mahina po yung inyong signal, sir. Medyo maugong po. Hello po. Hello. Yan, o. Dr. Lee, kasama po natin si Bishop Jaime Pulikit, Jaime Vidal Pulikit, at siyempre kasama rin po natin si Dr. Luther Mignano. Sir, anong masasabi ninyo, sir, sa pagpapasara ng gobyerno sa PCSO? Hello po, hello. Sir, ano ho masasabi natin sa pagpapasara ng gobyerno sa PCSO po? Para sa akin po, ang nakikita ko lang dito ay dapat kung isasara ang PCSO, dapat lahat ng gambling organization ay ma-address dahil sa base sa pag-aaral ko, sa research ko, wala akong nakitang bansa na masasabi na tinagtagumpay. Maaaring one part of material aspect ng bansa ay umayos, pero basically sa tao, wala ito nakikip na dudulot na mabuti dahil yun nga, internal cleansing ang goal o ang gusto mangyari. So dapat lahat ng mga, kasi corruption, dyan naman nagsisimula, kahirapan eh. Isa sa mga dahilan ng corruption kasi kahirapan, di ba?
So, para sa akin, isa lang ang dapat bigyan ng pansin dyan. Apa? Yung tamang pananaw ng buhay, mm-hmm. at the same time, maibigay yung karampatang, kumbaga mabigyan ng oportunidad ng mga lahat ng tao pagdating sa income. Katulad dito, kukuha siya ng PCS, so ano ang ipapalit? Yun, oo. Diba? Okay, ang Pagcor, andyan ang Pagcor, alam naman natin. Kasino? Gambling din yan. Andyan ang Chinese ngayon sa amin. Pagka, yes. Pagka pumapasok kami papunta sa eskwela namin, sa school, no? Makikita mo, andyan yung Sakawi, tinatayo yung napakalaking ano, gambling center. Mm-hmm. Ang tanong ngayon, ano ang magiging epekto niyan sa bansa natin na puro inchik na pumapasok sa atin? Yeah. Eh baka mamaya matulad ba maging ano parangay na tayo ng ano ng bansang incident, di ba? Now, ang sa akin hindi ako particular sa pagpasok nila, mm-hmm. ang akin lang ano bang objective, yung dahilan bakit, dahil ba sa yung inalis mo yung maliliit na ano, okay, nakakatulong, tama kayo na napanood ko po, na pakinggan ko kayo, tama, nakakatulong ng maliit na bahagi sa 1 to 10 na pie, ang naibibigay lang talaga sa tao, sabihin na natin, 2 hanggang 3 lang, asan yung 7? O yung 7, maaaring na itutulong sa kung ano yung mga project, pero still, yun nga, nakukurap. Yes. Dahil nga, Dr. Limi, Dr. Limi, katanungan po si Dr. Luther Mignano sa inyo. Apo. Ay ito pong small town lottery, dahil po nakikita ni Pangulong Duterte na habang binubula ang bula at binubula ang milyon-milyong katao na tumataya, ay isa lang ang naisusyot. Ano sa palagay mo dito na nakita ni Pangulong Duterte na diniklara niyang illegal, ito ba ay kasama sa sinasabi niyang napunsi ang milyonis na taong bayan? Kasi ano po eh, lahat ng ano, pag sinabing game of chance or gamble sa English, eh, ano po talaga? Mas kumbaga sa perdible, eh, nagtapon tayo ng isang perdible sa isang napakalaking milyon-milyong tao. Yes. At isa lang ang makakapulot nun, o 2 tao lang ang makakakita nun. So, basically, pati itong mga maliit na lottery na yan, eh, natututo ang taong ano, maging dependent na sa kumbaga, yung pagkikita ng pera. Example, when I was in Japan, bakit na yung mga TNT na walang trabaho ay nabubuhay sa pachinko, no? Ginagawa nilang negosyo, ginagawa nilang income yan, trabaho yan eh. So ang nangyayari, yung mindset ng tao, instead na maging valuable, maging worthwhile, maging productive, eh napupunta na sa tinatawag na akin to, kailangan manalo ako, kailangan mauna ako dito. So ano nangyayari po, hindi pa rin mawawala ang korupsyon, dahil yung nagpapatakbo niyan at karamihan ng umahawak niyan, alam niyo naman po, hanggat voices sa tanan, opo, hanggat hindi pa nahatulan yan, eh yung pong tinatawag na kabuuang pagkaayos ng bansa, eh nasa kamay na lang na mga totoong may puso. Kung ang may hawak talaga, ito talagang may pusong ayusin, eh maayos naman talaga. Hindi nga lang kabuuan, dahil ang mangyayari lang naman yan sa millennial reign eh. Yun lang naman ang katotohanan yan eh. Pero sa pagkakataon natin ngayon, sa buhay natin, pwede naman din umayos isang bahagi. Ano lang talaga, kailangan wala lang double standard. Okay. Walang double standard. Dapat serious po ang governance. Walang biro, walang joke. Hindi yung ito yung sasabihin ngayon, basta mukha, hindi, joke lang yan, hindi ganun, mahirap po talaga. Opo. Kaya yun po ang nakakatakot, tsaka yung pagdami ng incheck, pagdami ng pagpasok ng ano, nawawala, alam nyo dito sa amin sa Kawit, dito sa ano, marami nagbubulong-bulong, na ano ba ito, mawawala na kami ng trabaho. Ano, ngayon, ang mga trabaho nila, mason, karpintero, libo-libo ang mawawala ng trabaho ano, dyan, Dr. Lee. Tapos ano nakasunod, wala na, baka prostitution yeah. nakasunod dyan. Dr. Lee, Dr. Lee. Red light na. Apo, Dr. Lee, may katanungan pa po rito si Bishop Jaime Vidal Pulikit po. Dr. Lee, may tanong ako sa iyo. Ano ba ang sagot sa kahirapan sa ating bansa? Ay pa, magbabalik po tayo sa programang Awan sa Naputol po yung linya ni Dr. Lee. O Dr.
Burmeol, Dr. Leah, yan. Alan Leah, yan, o. Oh. Tawagan natin ulit yan, mamaya tawagan natin ulit yan, yan, o. Oh. Talagang ano, no? Tama yung sinasabi ni Dr. Leah, eh, no? Ilang libo kaya ang mawala ng hanap buhay pag sa pagpapasara ng PCSO? Marami. Dahil unang-una ay yung mga mahihirap, yun lalong-lalo na yung mga nasa ospital, yun. Ay magpapile sila ng indigency sa DSWD at kukuha ng certification from the local government at pipila sila doon sa PCSO. So yung mga nalilikom ng PCSO, ayun naman yung itutulong at i-charity doon sa taong bayan. Kaya nga ang sinasabi ko dito, dahil yes, diniklara nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yes, na illegal ang operations ng PCSO, kaya antabayanan natin kung ano nga ang alternatibo para ma-sustain itong tulong sa ating mga mararalita. Dahil kung sabihin nating illegal nga, dahil naging source ang PCSO sa numero niyang last three high ally na hindi naman rehistrado at hindi na control ng PCSO, na dapat kung doon manggagaling ang last three high ally numbers, kailangan hanggang sa kaduluduluhan kontrolado ng PCSO, pero hindi nakokontrol kundi mga galaway lamang ng mga taga PCSO rin siguro ang nagpapakana nitong mga illegal na baka sistema. Baka naman maging ang sistema baka ng Pangulo, ibalik ang Kapa at ang gamitin ang sistema ng pero mabigyan mo ba? Baka ibalik ang Kapa at gamitin ang sistema ng life, generous life sa tulong ng God Lighthouse.